Si Ryan Smith ay pinanganak noong 1975 sa San Diego, California, USA. Simula pa noong bata siya, siya ay isang adventurous adventurer, passionate sa traveling at sa pagkilala sa iba't ibang kultura sa buong mundo. Dahil dito, naging interesado siya na malaman ang pagkakaiba-iba ng mga tao sa pamamagitan ng kanilang culture, languages at traditions. Kaya't napagpa siya ni Ryan na mag-migrate mula sa kanyang bansa. Noong siya ay 27 years old, hinangad ng binatang ito na makilala ang buhay sa mga bansa ng Eurasia, lalo na mga dating bahagi ng Soviet Union. Kaya noong 2022, sumama si Ryan ng may bitbit na backpack at mga pangarap patungong malayang Azerbaijan, isa sa mga bansa ng dating Soviet Union. Ang bansang ito na napaliligiran ng Caspian Sea at mga Caucasus Mountain, matatagpuan sa kung saan maaaring tawaging crossroads of Eastern Europe at Western Asia. Kaya para sa isang young traveler, ito ay isang perpektong simula para sa mundo ng kanyang nais tuklasin. Naniraan si Ryan sa Baku, ang capital ng Azerbaijan, kung saan nag-aral siya ng language at culture. Sa kanyang web portal, inilarawan niya kung paano siya noong panahong iyon ay nagtrabaho sa isang carpet market na napapaligiran ng isang bayan. Noong December 2005, binabalak ni Ryan na bumalik sa United States para itatag ang pundasyon ng proyekto sa lupain ng Amerika. Nakilala niya ang isang batang at kaakit-akit na guro, si Laura Joy, na kanya namang naging nobya at pinakasalan. Sinuportahan ni Laura ang mga hilig ng kanyang asawa sa traveling at foreign culture at noong 2011, binisita ng mag-asawa ang dating Soviet Republic ng Georgia na katabi ng Azerbaijan. Sa Georgia, sa city of Marnoli, nagpakasal ang dalawa at pareho silang may balak na magtatag ng produksyon ng traditional na mga carpet doon. Noong 2014, ipinanganak ng mag-asawa ang kanilang anak na lalaki na pinangalan ng nilang Caleb. At sa parehong panahon, sina Ryan at Laura ay nagpo-promote ng kanilang matagal nang hinihintay na proyektong manufacture at handmade carpets. Ang proyektong ito na inilabas ng isang Amerikano gamit ang traditional na paraan sa mga Azerbaijani carpet making. Lahat ng bagay na gawa sa teknolohiyang ito ay maaaring maibenta sa international market ng higit sa 1,000. Samantalang si Laura ay nagtrabaho bilang isang guro sa English sa isang local public school. Ang asawa niya ay naglibot sa mga village ng region para hanapin ang mga mananahi na handang makipagtulungan sa kanila. Sa kanyang pagkabigla, hindi nakakita si Ryan ng maraming mga expert na gumagamit ng tradisyonal na paraan. May mga ilan na unay sumali sa plano pero tumanggi na makipagtulungan dahil sa iba't ibang dahilan. May ilan na hindi pumayag sa presyong inialok ni Ryan, samantalang may iba na hindi kilala ang original designer at hindi sigurado kung kaya nila mag-produce ang traditional na product. Sa kanyang blog, sinabi ni Ryan na naglaan siya ng 4 na araw sa Kosolari at doon niya natagpuan ang mga artisans na interesado sa kanyang proyekto. Ang layunin ni Ryan ay hindi lamang kumita o isalba ang pag-unlad ng sinaunang kultura. Interesado rin siya na maging isang taong makatutulong sa publiko na mag-aakit ng mga kababaihan sa mga rural places na may alam sa mga ancient weaving techniques para sa kanyang proyekto na nagbibigay sa kanila ng pagkakataon na buhayin ang sining na magbibigay sa kanila ng kakayahan na suportahan ang kanilang pamilya. Agad, naging isa sa mga pinakarespetadong tao sina Ryan at Laura Smith dahil sa mga ginagawa nila para sa lungsod. Si Laura at ang kanyang asawa ay naging malapit sa lungsod kasama ang mga residente na nasa larangan ng pagtuturo. Marami silang naging kaibigan habang si Ryan na nagpapalaganap ng halaga ng sinaunang kultura ng paghahabi ng mga carpet ay nakatanggap ng sobra-sobrang respeto. Karamihan sa mga residente ay tinuturing na mababait at tapat na mga tao ang mag-asawang Smith na kanilang maaaring lapitan para sa tulong. Naging ganap na kabilang na sa local society, traditions at culture ang dalawang bumibisitang Amerikano. At noong 2012, naging mamamayang Amerikano at mamamayang Georgian sila. May chismis na plano ng pag-asawa na itayo ang kanilang sariling kindergarten na may playground gamit ang kanilang sariling pera. Para sa mag-asawa, natagpuan na nila ang kanilang tahanan at kinabukasan sa Georgia, bigla na lang isang trahedya ang biglang sumulpot at gumuho ang lahat ng kanilang mga plano sa pinakahindi inaasahan at nakakagulat na paraan. Noong July 2018, 43 years old si Ryan at 43 years old si Laura. Nagplano na magbakasyon para makapag-enjoy kasama ang munting si Caleb at makatakas muna sa nakasanayang gawain. Sabi ni Sabina Talibuba, kaibigan ni Laura, tinawagan siya ni Laura noong Miyerkules, July 4, at ibinahagi ang kanilang plano na magpunta sa mga bundok.
at binalaan silang mawawala sila ng 2 araw. Pinili ng mag-asawa ang isang maliit at magandang lugar, nakatago sa mga mata, malapit sa Gudori Mountains bilang kanilang destinasyon. Kilala ang lugar na ito sa mga trails nito, magandang waterfalls at stunning gorges na perpekto para sa mga relaxing walks at picnic nature. Sa mga sulok na ito na wala mga abala at kung saan maaari mong mahanap ang katahimikan, naranasan ng pamilyang Smith ang kanilang pinakamasamang bangungot. Hinahanap ni Ryan at Laura ang isang taga roon na tutulong sa kanilang maging gabay upang hindi sila maligaw at makapaglakbay ng mahinahon, walang takot sa mga bundok. Kinababahala din nila ang kaligtasan ni Munting Caleb. Gusto nila na hindi mahirap at komportable ang biyahe para sa kanilang sanggol. Kaya't nakilala nila ang isang local shepherd, si Malcus Cavouri, na bagamat hindi nakatira sa lugar na ito, ay alam ang paligid dahil kahit na edad 19 pa lang siya, kilala niya ang lugar dahil araw-araw siyang naglalakbay at nagpapastol ng mga kawa ng sheep at kambing. Si Malcus ay kilala sa kanyang mahinahong kalooban. Ayon sa mga local, siya ay isang mabuting tao. Dahil sa kumpiyansang may magandang feedback tungkol kay Malcus na may alam sa lugar, itinanghal ng pamilya Smith siya bilang kanilang gabay. Hindi pa matagal matapos silang umalis patungo sa mga bundok nang malaman ng mag-asawa ang madilim na balak at hinaing ni Malcus. Kalaunan, nabalitaan na ang grupo ay lumabas sa bundok at na makarating sa maluwagang lugar, nagtayo ng kampamento para sa hapunan. Pumili sila ng isang lugar malapit sa isa sa mga maraming spring sa lugar upang magkaroon ng fresh waters na magpapawis sa uhaw sa init ng tag-araw. Sa isang punto, napansin ni Ryan ang kanyang gabay. Napansin ni Ryan na hindi maingat sa pagdala ng baril ang kanilang gabay. Nagkaroon ng mainit na pagtatalo sila Malcus at Ryan dahil dito. Bigla na lamang ay tinutok ni Malcus ang kanyang baril kay Ryan at pinutok. Umugong ang malakas na ingay ng baril na naghuhudyat ng simula ng bangungot ng pamilya. Pagkatapos ay bumaril siya ng isa pang putok sa likod ng lalaki. Kahit sa mga pakiusap ng babae, inilapat ni Malcus ang nguso ng baril sa ulo ng batang si Caleb at bumaril ng malapit. Natakot at walang kamalay-malay sa kung ano-ano ang nagaganap sa harap niya. Naging bato si Laura. Ngunit, nang makita niya ang malamig na sulyap ni Malcus, naintindihan niya ang tunay na layunin to. Gumana ang kanyang instinct of survival. Tumakbo ng mabilis sa Laura para maiwasan ang kapalaran ng kanyang asawa at anak. Ngunit nang siya ay umabot sa gilid ng bangin ng waterfalls, naisip niyang walang paraan para makatakas at walang daan para makalabas. Ginamit ng shepherd ang kanyang armas para pilitin ang babae sa panggagahasa at pagkatapos umano'y itinulak ang babae sa cliff. Ang katawan ni Laura ay bumagsak sa tabi ng talon. Ayon sa sumunod na investigasyon, kinuha ni Malcus ang katawan ni Caleb at inilibing ito sa isang lugar na liblib. Isinama na rin ang sandata ng pagpatay. Pagkatapos ay bumalik ang shepherd sa village para walang nangyari. Nag-aalala na si Sabine, kaibigan ni Laura, nang hindi umuwi si Laura matapos ang 3 araw ng kanilang biyahe. Nag-try si Sabine na tawagan si Ryan o Laura, ngunit hindi siya kailanman nagkaroon ng sagot. Naguluhan rin ang mga kasama ni Ryan dahil kakaiba para sa kanya na mawala ng matagal nang walang kahit na anong kontak. Noong Biyernes, July 6, natanggap ng Center for Rapid Response and Emergency Situations ang mensahe tungkol sa posibleng pagkawala ng isang pamilyang Georgian na may Amerikanong lahi sa mga bundok. Ang tumawag ay si Sabine, na sinabi na ang pamilyang Smith ay nasa bundok na nang mahigit sa 2 araw, kasama ang kanilang 4 na taong gulang na anak, at hindi sila maaaring makontak sa telepono. Isinugo ang isang grupo ng 15 rescuers sa kahabaan ng kuweba para maghanap kung saan umano'y nawala ang isang pamilya. Pagdating sa itinakdang lugar, natagpuan ng mga rescuers ang mga gamit ni Laura at kotse. Ngunit habang nilalakad pa nila ang ruta, natagpuan ng mga rescuers ang isang nakakatakot na bagay. Isang bangkay ang nakahandusay sa paanan ng talon. Labis na naguluhan ng mga rescuers kaya't pinalakas ang pagsisikap sa rescue at pinalawak ang lugar ng paghahanap. Natagpuan ang isang bangkay ng tao mga 800 meters mula sa talon. Ang humidity at init na kaakibat ng panahon ay nagpabilis sa pagkabulok ng katawan. Kaya't ang unang report ng mga otoridad ay walang tanda na karahasan sa mga biktima. Isang investigasyon ay inilunsad, pero wala pang nalalaman tungkol sa batang anak na mag-asawa. Kinailangan pang 3 araw bago malaman ang kinahinatnan ng walang laman na sanggol. Matapos mapag-alaman ng mga investigador na si Malcus ang huling taong makausap ng pamilya. Kinulong ang isang 19 years old na shepherd at ibinahagi niya sa mga pulis na alam niya kung nasaan si Caleb.
Apat na araw matapos ang pamilyang Smith ay pumunta sa bundok, inihatid ni Marcos ang mga investigator sa lugar kung saan niya inilibing si Caleb, pati na rin ang armas. Kinabukasan, inilabas ng pulisya ng Georgia ang isang pahayag na nagsasabi na inaresto ang isang batang shepherd, si Marcos Kaburi, at kanila itong pinaratangan ng pagpatay sa pamilyang Smith. Nagpahayag din ng pag-aalala ang Amerikanong konsulado hingil sa kriming ito. Sa katunayan, kasama ang mga otoridad ng Georgia, nakibahagi rin ang FBI team sa investigasyon at nagtulungan sa paghahanap at pagsusuri ng ebidensya. Noong July 11, nagdesisyon ang Belize Municipal Court na ikulong si Marcos na hindi inako ang mga legasyon. Ipinahayag ng shepherd na ang tunay na pumatay sa pamilya ay dalawang dayuhan na dumating sa isang itim na sasakyan. Sinabi niya na pinatay ng mga taong ito ang pamilyang Smith, binalaan siyang papatayin din siya at ang kanyang pamilya kung magre-report siya sa pulisya, at iniwan si Marcos na buhay upang suspecha sa triple na pagpatay ay mapunta sa kanya. Tinanggihan ng abogado ni Marcos ang karahasan laban kay Laura dahil ayon sa lalaki, hindi niya kayang gawin ang ganoong bagay dahil siya ay birhen. Kinumpirma ng abogado ni Marcos ang kawalan ng sala ng akusado. Pero isa-isa nang lumitaw ang mga ebidensya laban kay Marcos. Ang pinakakapanipaniwala na ebidensya ng kanyang sala ay ang ulat ng autopsy sa mga biktima. Natuklasan na may dalawang tama ng bala sa katawan ni Ryan, isa sa ulo at isa sa likod. Si Caleb ay binaril sa ulo ng malapitan. Sa kaso naman ni Laura, napatunayan may panghahalay na naganap sa biktima at ang mga DNA test ay kinumpirma na ang biological material na natagpuan sa kanyang katawan at sa kanyang underwear ay pag-aari ni Marcos. Natagpuan din ang DNA ni Ryan at ng akusado sa weapon ng pagpatay. Bukod dito, isinagawa ng FBI ang isang technical na pagsusuri ng mga cellphone ng mga biktima at ang kanilang inakusang mamamatay tao at natuklasan na may mga litrato ng bangkay ni Laura sa talon sa memory ng cellphone ni Marcos. Natagpuan ng mga eksperto sa cellphone na ilang araw bago ang insidenteng ito, nag-browse si Marcos sa mga iba't ibang website tungkol kay Laura. Lahat ito ay nagturo sa mga investigador na ang motibo ng krimen ay ang interes ng binata kay Laura. Matapos ang paglabas ng resulta ng autopsy, nagbitiw ang abogado ni Marcos, si David, at sinabi na sa pangunahing dahilan hindi niya na maipaglalaban ng shepherd. Si David ay pinalitan ng ibang abogado na mula noon ay namahala sa kaso. Ipinagtanggol nito ang kawalan ng sala ng kliyente at inihain ang kahilingan na bawiin ang dating pag-amin ni Marcos. Ang ina ng shepherd, si Mariana, ay sumuporta sa kanyang anak at sumang-ayon sa abogado na baka napilitan lamang ng pulisya ang suspect na umamin sa krimen sa ilalim na banta ng pagkakakulong. Sinabi ng mga kamag-anak ng suspect na dahil sa mataas na kalidad ng krimen, iniakusa ng mga otoridad si Marcos upang isara ang kaso. Gayunman, noong November 9, 2018, inakusa si Marcos ng murder sa tatlong miyembro ng pamilya Smith. Siya rin ay inakusa ng karagdagang mga alegasyon ng karahasan laban kay Laura. Ang isinagawang psychological examination sa batang shepherd ay nagpapakita na siya ay malusog at handa para sa paglilitis. Ang termino ng pretrial detention ay natapos noong April 9, 2019. Pero sinabi ng prosecutor na mayroon siyang malakas na ebidensya laban sa kanya at siya ay parurusahan para sa gayong karumal-dumal na krimen. Sa isang pagpupulong ng 12 members ng korte noong March 25, 2019, nagsagawa sila ng pasiyang hatol na si Marcos ay may sala sa premeditated murder na may labis na kalupitan sa higit na dalawang tao. Ito ay ginawa niya ng may premeditated na layunin upang itago ang isa pang krimen, tulad ng pang-aabuso. Noong March 27, 2019, inanunsyo ng hukom na distrito ang hatol na sentensyahan siya ng habang buhay na pagkakakulong habang ang mga kamag-anak ng kriminal ay nagprotesta laban sa habang buhay na sentensyang itinuring nilang hindi makatarungan. Ang hatol ay isang naging kaginhawaan para sa mga kaibigan at kamag-anak na pamilya Smith. Mula nang dumating sina Ryan at Laura Smith sa Georgia, napanalo nila ang pagmamahal at respeto ng mga taga Marnoli at ang kanilang brutal na pagpatay ay nagdulot ng kalakip na pagluha sa komunidad ng kanilang pinili bilang tahanan. Ang proyektong pangkomunidad na inilunsad ni Ryan ay hindi lamang nagbigay buhay muli sa isang sinaunang tradisyon, kundi nagbigay rin ng pagkakataon sa mararaming kababaihan na magkaroon ng kita at katatagan. Ang kamatayan ng mag-asawa ay nagdulot ng kalungkutan at kawalan ng kasiguraduhan sa mga dosenang kababaihan na umaasa ng matagumpay na negosyo. Hanggang dito na lang muna mga kaibigan, huwag kalimutan mag-share, subscribe, at click the notification bell.